eto na naman po tayo. Harvest time na naman every weekend. Eto na naman po tayo. Manok-manok na naman po tayo. Ayan. So, ang gagawin ko lang po dito is, dahil wala po akong gaano ingredients na pang-Filipino talaga. Yun nga po ang nakita nyo na ang aking kulitis ay gagawin ko yung salad. Tapos eto, aadubohin ko lang siya. Masarap kasama ng aking organic na tomatoes. Ayan guys. Sarap-sarap talaga. So ayan po, papakita ko po sa inyo. Hindi po siya mataba ang aking manok. Lilinisin ko pa po siya mamaya-maya. So ayan, tapos na. So mag-harvest muna ako ng mangilan-ngilan na kamatis. Tapos ayan, lulutuin na po natin itong aking manok. So guys, dito po tayo sa harapan ng aking rosemary. Na-realize ko po ng rosemary po, kung mayroon pwede po kayong makapagtanim, mas masarap pala ito sa karne kesa sa laurel. Kahit na adobong manok, kanina gumawa po ako ng steak na binaunan ko ng rosemary habang niluluto ko. Oh, super sarap talaga. Ang kanyang fragrance, napakabango. Ang sarap talaga sa sarap sa panlasa, sa lasa po. Ayan po. So, kukunin ko lang tong aking mga kamatis kahit na medyo hilaw sila. Hilaw nga. Pero okay lang yan. Ayan. Kasi gusto ko talagang kumain ng pure organic po. So, ayan. Aadubuhin ko at saka ang aking famous na salad. Ayan. So, ayan po. Ay, hindi na magkasya sa aking kamay. Wala akong dalang lalagyan. So, ayan guys. Itong mga aking mga kamatis. Ayan. So, ayan po. Balik na po tayo doon sa aking nilulutong lulutuing manok. So, ayan po. Rosemary. Rosemary po siya na gagamitin ko sa panggisa ko at saka yung aking kamatis po. So, ayan po, diba? Ang ganda niya, guys. Napakaswerte talaga na magkaroon talaga ng tinanim dahil may aanihin at saka 100% organic dahil they are growing naturally without any, yan, tubig lang siya ng ulan. Itong tubig ng aking kamatis is 2 times a week lang. So, yan guys, magluluto muna ako. Papakita ko po sa inyo mamaya pag dinner na. So, guys, hello guys. Ito naman po tayo. Kusina naman po sa probinsya. Ito po. Ito na po yung aking kulitis. Gagawin ko po siyang salad. Lalagyan ko po lang siya ng mga herbs. At saka isa-serve ko na po ito kasama ng aking organic na chicken na gagawin ko pong adobo. Ayan po. Abangan po natin mamaya kung ano na po ang kanyang makakahinatnan kasi first time ko pong gagawa ng salad kulitis. Ayan po. Mamaya-maya po, samahan niyo po ako sa aking pagluluto ngayong gabi. So ayan na guys, ang aking kulitis. Tingnan niyo po isang malaking pan ang aking pinaglulutuan kasi ang dami po talagang kulitis, mag-harvest pa po ako bukas. Yan lang po ang kinagandahan dito sa Buhay Probinsya. Kahit na simple lang, makakakain ka pa talaga ng walang pesticides. Yung naturally grown lang siya sa nature. Ayan guys. So, ilalagay ko lang nito mamaya yung salt, pepper, tomatoes, onions, yan lang po, at saka olive oil, yan lang po. Wala po tayong, it's been a while na po na hindi ako gumagamit ng mga artificial foods kagaya ng vitsin, magic sarap, cubes, mga nor cubes, hindi po. Yung kung ano lang po ang lasa ng niluluto ko, yun lang po siya. So, yun guys, diba ang sarap, ang ganda, tingnan nyo, green na green siya. Okay guys, aahunin ko na siya bago pa siya ma-overcook. At saka ilalagay ko siya sa fridge para hindi siya ma-overcook, para crunchy po siya. So, yan po ang kanyang mukha. Ay, yan. Di po ba? Ang ganda, ang sarap.
Nakakakain na naman ako ng organic food. Basta sa countryside lang ako, mabubuhay na ako ng ganito. So guys, eto na po ang aking salad na ano tawag nito? Nakalimutan ko. Salad na kulitis. First time ko po itong ginawa, pero not bad. Dahil nga po sa dami, ginawa ko siyang salad. So, napakulo po ako ng tubig. Tapos, inidip ko po itong aking kulitis ng saglit lang po. Tapos, nilagay ko sa ref para mag-cool down ka agad yung kanyang temperature para hindi siya ma-overcook. Tapos, nilagyan ko po siya ng lemon, asin, powdered black pepper, yan po, onions, ayan, at saka kamatis po. Not so bad, pati asawa ko gusto niya na rin kainin kasi akala niya kanina binigyan ko siya pero ayaw niyang kainin. So ayan po ang aking salad na kulitis. Pwede niyo pong itry kung marami po kayo dyan sa probinsya ninyo. Pwede niyo pong itry itong salad na kulitis. Ang sarap po. Tasted and proven ko po. So ayan po, habang naghahanda ako ng aking adobong manok. Yan po. Sarap-sarap po. So guys, eto na po ang aking ginigisang native na manok. Ayan po, ginisa ko po siya sa kamatis na hilaw. Ayan po, dahil nga po sa wala akong kamatis na nahinog dahil naubos na po namin sa kakagawa ng tomato salad. So, ayan po. Titingnan po natin ang kanyang kahihinatnan mamaya. Ito po yung isang buong manok na aking gagawin na adobong manok. So, ngayon po, lalagyan na po natin ng ulit ng rosemary. So, ayan guys. Nilagyan na po natin ng rosemary or rumara in French po. So, hahaluin na po natin. So, ayan na po. Hinalo na po natin itong rosemary. Pinaghalo-halo na po natin lahat ang ating ingredients. So, nilagyan ko naman rin po siya ng asin. Tapos, hindi pa natin nagyan siya ng black pepper. Naglalagay po tayo. Tapos, later on na rin po yung ating naluto na siya, tsaka na po natin lalagyan ng lemon at tsaka ng ang kanyang soy sauce po. Di po ba ang sarap? Tingnan niyo po. Ay. Ayan po. Tatakpan na po natin para madali pong maluto. So guys, eto na po ang ating madilim na. Dahil nandito po ako sa labas. Nagluluto. Ayan. Dito madilim na. Walang ilaw. So, ayan guys. Ihahanda na po natin ito. Lalagay na po natin ito sa kasama ng ating kanin at saka ating salad na kulitis po. So, guys. Ito na po ang aking nilutong adobong manok, isang buong manok. Ito po ang aming kanin. Ito po ang aming salad na spinach. So, ayan po. Isiserve ko na. So, ayan po ang aming hapunan ngayon. At saka, first time po namin kumain dito sa ilalim ng, tingnan nyo, ilalim ng punong kahoy. Time check. What time is it now? What time is it now? It's 2044. It's 8 p.m. 8:44 p.m. na po. In France. Ayan po. So, first time po namin kumain dito sa labas. Tingnan nyo. Ayan, ang ganda. Baka magiging souvenir na lang to. In 2 weeks time, mawawala na itong property. Kung kakayanin namin, mabibili. Pero kung hindi po, next adventure na naman, ewan kung saan. So, ayan po. Enjoy your meal.
At maraming salamat po sa panonood dito sa aking YouTube channel sa Eden-Tiad / Supermama. At hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood. Please don't forget, upload me. At please don't forget to so, ayan guys, gabi na, dito kami kumain sa aming, sa labas. Ayan, first time na kumain dito sa labas. Ayan. It's nearly night. It's nearly night. Ayan. We're eating spinach, rice, and chicken. Chicken. Our chicken. Okay.